Hello mga ka-char-char! Hello po! Hello, hello! By the way, I'm Mary Jane Manuel. So, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, yung itong topic po natin ngayon is about sa mga nandito sa mga taong nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia, mapababae, mapalalaki. So, gusto ko po, matatak po sa ating isipan, pumasok po sa atin. Gusto kong malaman ninyo yung ating mga karapatan para po alam po natin yung ating ginagawa. Alam ko, marami pong nagtatrabaho dito na hindi po nila alam ang kanilang mga karapatan. Kasi may bago po tayong, may bago pong rules yung dito sa Saudi Arabia. So, gusto ko malaman niyo rin po, malaman din po ninyo yung inyong mga karapatan. So ito yung Saudi labor law na gusto kong ipamahagi sa inyo. So ito mga gabay ng OFW sa Saudi Arabia. Sino-sino ang sakop ng batas sa paggawa? Sino ba yung mga sakop? Ito, mga nakakontrata upang magtrabaho sa isang employer at ganun din ang mga manggagawa sa kumpanyang pag-aari ng gobyerno at charitable organizations, mga manggagawa sa establishmentong pang-agrikultura at animal husbandry na may 10 o mahigit pang tauhan, mga manggagawa sa establishmentong pang-agrikultura na sila mismo ang nagpo-proseso ng kanilang mga produkto, mga manggagawang nag-ooperate at nagre-repair ng makinaryang ginagamit sa agrikultura na may karapatang mabigyan ng ESB. Ano po ito? Ito po yung manggagawa, yung mga kasambahay, mga nagtatrabaho sa opisina dito sa Saudi. Kasi may mga Pilipinong nagtatrabaho rin po sa mga opisina, mga fast food, sinabi niya, animal husbandry, yung, kasi may mga nagre-raise dito ng manok, maraming nagbi-business dito ng manok, kasi, yun yung, palagi nilang kinakain, yung manok. Kaya po sila, nag-aalaga na lang po yung iba, hindi po sila kumukuha sa ibang bansa. Kaya dito, maraming fresh na manok. So, sino-sino naman ang hindi sakop ng mga batas sa paggawa? Miyembro ng pamilya ng employer, gaya ng kanyang asawa, magulang, anak o apo na nagtatrabaho sa establishmento ng walang ibang empleyado. Mga katulong at naglilingkuran sa bahay, mga nagtatrabaho sa sasakyan, mga driver, mga kasambahay, mga nagtatrabaho sa sasakyan ng dagat na ang bigat ay kulang sa 500 tonelada, mga nagtatrabaho sa bukid na hindi binabanggit sa Artikulo 5. Mga banyagang ang trabaho ay para gawin ang tanging gampanin na hindi lalagpas ang 2 buwan. Yun yung mga nagtutour at mga manlalaro at coach ng sports organizations, yun yung Artikulo 7. Huwag basta mag-resign kahit huwag nyo pong gagawin to. Pinalitan ang kontrata. Dinaya sa kontrata. Ibang trabaho ang pinagawa. May malaswang intensyon ng amo. Yung gusto kong ripin. Malupit ang employer mo. May panganib sa kalusugan mo. May sakit ka. Inilipat ang manggagawa. Huwag kang basta-basta mag-re-resign. Dahil sabi sa Artikulo 81, pwedeng layasan ang kumpanya kahit walang notice o resignation letter at ang kumpanya mismo ang gagastos sa iyong repatriation. Kung, number 1, hindi tinupad ang sponsor o kumpanya ang kanyang obligasyon sa manggagawa. Number 2, dinaya siya ng sponsor tungkol sa kondisyon ng kontrata. Number 3,
trabahong ipinagawa sa manggagawa ay iba sa pinagkasunduan na sinabi sa Artikulo 60. Ang number 4 po, may violent assault o nagkaroon ng malaswang intensyon ang sponsor o ang miyembro ng kanyang pamilya sa manggagawa o sa kanyang pamilya. Number 5, ang sponsor ay malupit sa manggagawa at hindi makatuwiran ang trato sa kanya. Number 6, may panganib sa kalusugan ng manggagawa ang lugar ng trabaho at hindi inaayos ng kumpanya ang mga nasabing panganib. Number 7 is the last one, dahil sa hindi makatuwirang trato ay iniipit ang manggagawa na siya ang pinalalabas na nag-terminate ng kontrata. Pwedeng kasuhan ang employer kung ganun ang ginawa. Katulad ng marami, nakaka-encounter din po ako, maraming yung mga kaibigan ko, meron din po silang mga kaibigan na ganito ang sitwasyon. Eto, pwedeng kasuhan ang employer kung binibinbin ang sweldo, hindi binibigay agad-agad, as in 1 month, sahod agad. Papalampasin 2 months, 3 months, dapat mo na siyang kasuhan. Ayaw balikatin ang bayad sa ikama. Kung may employer ka po, either nasa office or kasambahay, driver, tapos hindi binabalikat ng amo mo yung ikama, dapat siyang makasuhan, isumbong mo siya sa kinauukulan, nabulol na. Hindi nagbabayad ng overtime, ito yung natatrabaho sa mga kumpanya. Nagmumura at mapanlait. Ito naman, ito yung grabe. Ito sa kasambahay to. Na-apply to sa kasambahay. Sasabihin sa'yo na intimok mafi. Basta yung maraming masasalitang, alam naman, yung mga nagtatrabaho dito sa Saudi, alam na po ninyo kung ano yung masasamang salita. Yung nakakababa po ng pagkatao, nakakababa po ng dignidad. Alam nyo na po yun. Yung mga nagmumura o mapanlait, pwede po silang kasuhan. Pero kung kaya mo po namang pagbigyan yung mga ganong ginagawa ng amo mo, then okay, mag-continue ka po. Isipin mo na lang na para to sa pamilya mo, pero kung feeling mo na nakakababa na siya ng dignidad, then go for it. Nangangaltas sa sweldo. Ano rin to? Na-apply po lahat sa kasambahay. Kasi, kunyari, nasira yung electric o yung washing machine, kasi yun yung lagi ginagamit. Nasira mo yung washing machine, nasira mo yung vacuum. Merong among ganito, meron po akong kaibigan ganito po. Nasira yung ano niya, yung vacuum nila, kinakaltas. Nasira yung blender, sasabihin, oh, binili ko yan ng 300 riyal. So, bawas sa sahod mo yan. Pwede naman sasabihin kalahati, 50-50, 300 sa kanya, 150 sa kasambahay, 150 sa amo. So, hindi po maganda yun. Malay mo naman luma na or local yung binili niya, diba? Tsaka hindi mo naman ginagamit yun para sa sarili mo. Ginagamit mo naman yun para sa kanila. So, hindi po pwede yun yung kinakaltas yung mga nasisirang gamit sa loob ng bahay. Gumagawa ng sariling alituntunin. Pinapalitan yung nasa kontrata mo, gumagawa siya ng sarili niya, yung employer mo. So, hindi po pwede yun. Kasi pumunta po tayo dito, may kontrata na po tayo. So, yun dapat ang dapat masunod. Then, ayaw po uwiin ang manggagawa. Meron pong ganito. Ano, ayaw po uwiin yung manggagawa. Kasi, alam nyo po, pagka tapos na kunyari yung kontrata na, sasabihin, oy, mag-extend ka muna kahit ano ganito lang. O, di naman yung kabayan, mag-i-extend siya. Kasi, kailangan din siya ng pera. Kunyari, marami pa siyang hindi natapos. So, mag-i-extend siya ng isang taon pa or 2 years. O, so, magiging 4 years. So, then, gusto na niyang umuwi. Ayaw pa rin siyang pauwiin. Kasi, mahal po ang pangkuha ng isang kasambahay. Tsaka, matagal pong maghintay kumuha ng kasambahay. So, hindi siya pauuwiin. Yun na,
gagawa na sila ng hindi maganda, ikukulong siya, hindi siya pasasahurin, mga ganun-ganun po ba? Yun yung maraming dahilan na. So, yun, pwede po natin silang ikaso. Kulang ang binibigay na benepisyo. Paano ba natin i-explore yung kulang na pagbibigay ng benepisyo? Kasi dito, depende po. Kung bibigyan ka ng day off, bibigyan ka ng overtime, nasa employer na po yun. Dapat, kayo na po dapat mag-usap dun. So, may mga mababait naman po na employer, hindi naman po lahat masasama. Nakukuha po lahat sa diplomasyang pag-uusap kung ano yung gusto natin. Maiintindihan naman po nila. Maliban po kung mga salbahe yung amo mo. Kaya yun po, dapat, yun po, ano, pag alam mong salbahe na yung amo mo, diretso mo na lang sa kasuhan mo na lang siya agad. Pag bininbin yung sweldo, bawal sa batas ang ginagawa ng kumpanya, hingan ng pondo ang mga manggagawa. Ito po yung mga nagtatrabaho sa kumpanya. Kung yung pag kinuhanan ka ng pondo, bawal po yun. Walang karapatan ang kumpanyang bininbin ang sweldo ng manggagawa sa artikulo 61.1. Kapag napatunayang nilabag ng kumpanyang artikulo 90, bayaran ang sahod ng at overtime ng manggagawa sa takdang panahon ayon sa batas at ng kanyang kontrata, magmumulta siya ng hindi bababa ng 500 riyal. At hindi lalagpas ng 3,000 sa bawat manggagawa sa artikulo 235. Sa makatwid, sa tulad ng kumpanyang may 200 na Pinoy, magmumulta ang kumpanya sa labor court ng halagang 100,000 hanggang 600,000. So, dapat po, alam po natin ang ating mga karapatan tungkol sa ating mga sahod kasi yan po yung ating pinagpapaguran. Pawis, pagod, puyat, yan po ang ating puhunan pagpunta natin dito sa bansang Saudi Arabia. Tungkol po sa binanggit ko kanina na bayad ng ikama at transfer, dapat po yung employer po natin ang maggagasto, hindi po tayo. Kung ayaw kang bigyan ng ikama o kaya ikaw ang nagbabayad ng iyong ikama, mas mabuting ipaabot mo na ang problema sa pinakamalapit na labor office sa iyong lugar. Kumpanya ang dapat na magbayad ng ikama at visa. Yan po ay nakasaad sa Artikulo 40, pati ang sponsorship transfer sa Artikulo 40.3. Yan po yung nakasaad doon. Ang mga gugulin sa proseso ng release o sponsorship transfer ay hindi dapat na akuin ng manggagawa, kundi dapat itong balikatin ng tumatanggap na kumpanya. Ibig sabihin, libre ang paglipat mo sa ibang kumpanya kung meron ka mang babayaran sa pinanggalingang sponsor. Yun ay mga obligasyon na kontrata na dapat na bayaran, kaya halimbawa ng mga nagastos ng kumpanya sa iyong pagpunta rito sa Saudi Arabia. Kunyari po, ikaw ay isang kasambahay at ibinalik ka doon sa agency dito sa Saudi Arabia. Then may taong gustong mag-sponsor sa'yo, kukuha sa'yo, at wala kang ikama, yung kukuhang tao sa inyo, yung taong kukuha sa inyo ulit doon sa agency, siya na po ang bahalang gagawa ng paraan para makakuha ka ng ikama. Maayos ang iyong ikama. Kunyari, ang ikama mo ay lapse na. Kailangan mo nang i-renew. Kasi ang ikama is, nire-renew yan every year. So, kunyari, tapos na yung isang year mo. Then, pupunta ka sa ibang employer. Siya po ang mag-aayos ng ikama mo pauwi. Mag-aayos ng ikama mo, ng visa mo pauwi sa Pilipinas. Siya na po ang bahala. So, eto na po yung
working hours or overtime, hindi dapat magtrabaho ang manggagawa ng mahigit 8 oras sa isang araw o mahigit 48 oras sa isang linggo. Sa artikulo to, 98. Artikulo 98. Dapat bayaran siya sa sobrang oras na katumbas ng kanyang hour rate plus 50% ng kanyang basic pay at sa artikulo 107 po ito nakasaad. Ang 8 oras na trabaho ang binabanggit sa artikulo 98 ay maaring magdaragdag ng oras sa isang araw kung ang trabaho ng manggagawa hindi tuloy-tuloy. Ito yung nakasaad sa artikulo 99. Ang oras para sa pagkain at prayer breaks ay hindi kasama sa opisyal na oras ng trabaho. Artikulo 102. Ito yung pag nagsasala, tumitigil sila, sinasara na, tumitigil ang trabaho kung sa kumpanya. Pero pag sa bahay, wala po. Wala pong ganyan. Wala pong break sa prayer. Lalo na po pag nagmamadali. Biyernes ang tinakdang day off sa lahat ng mga manggagawa. Pero maaari rin itong palitan ng ibang araw, isang linggo. Pero sa artikulo 104. Pero sa mga kasambahay po, hindi po yun nasusunod. Depende po yun sa amo mo kung gusto kanyang pag-day offin. Kami, 1 month, 1 day. 1 day, pero hindi siya 1 day as in. Kunyari, pupunta ka, aalis kami mga alas 3, uwi na kami mga bandang alas 10 ng gabi. Ganun. Depende po sa amo kung mabait po siya. Ito na po yung, kung minumura at hinahamak ka ng iyong supervisor or sponsor. Kung ang supervisor mo ay may-ari ng kumpanya ang gumagawa nito, isumbong siya sa opisina ng labor dahil nilabag niyang artikulo 61.1. Tratuhin ang manggagawa ng may paggalang at iwasan ang anumang kilos o salita na makakasakit sa kanyang pagkatao at pananampalataya. So, yun po ang dapat nating laging iisipin. So, may part 2 pa to, may part 2 pa itong ano ko, itong topic ko na to, may part 2, may part 3, may part 4, marami pa po tayong pag-aaralan. Sa susunod po na vlog ko, pag-aaralan natin, pag-uusapan natin yung karapatan natin sa ating mga sahod para alam po natin, marami po tayong benepisyo pag-uwi pag natapos po natin ang 5, 6, 7 years, meron po tayong benepisyo. Meron po tayong makukuha sa ating mga employers. So, you can wait for my next topic. Sana po, isa-isahin natin para maintindihan. Gusto ko pumasok po sa atin, maintindihan po natin yung ating mga karapatan para kahit paulit-ulit-ulit po tayong babalik-balik dito sa Saudi Arabia, alam na po natin ang ating karapatan, maipapaglaban na po natin ang ating mga karapatan. At next po, ibibigay ko po yung number ng polo sa Jeddah, sa Riyadh at dito po sa Dammam. Ibibigay ko po sa inyo yan, promise po. Sana po, panoorin nyo po lagi ang aking vlog. So, please subscribe my YouTube channel. Sana, hindi po, sa mga gusto pong pumunta rito, panoorin nyo po para matuto po kayo. Alam nyo po yung gagawin nyo pag nandito na po kayo. And sa mga nandito na po, alam ko po mayroon pa rin pong hindi nakakaalam sa mga karapatan ninyo. So, please watch my YouTube channel. Sana po, ingat po kayo lagi and God bless you all. Mga kachar-char, good day po. Malapit nang pong Pasko. Sana mag-ingat po kayo lagi. Good day po. See you on my next vlog.